Hi guys! Welcome sa ating 6th video tutorial. So guys, ngayon tuturuan ko po kayo paano mag-insert ng data from your database using Windows Form Application C#. So guys, kung naalala niyo po guys sa ating last tutorial, tinuruan ko po kayo paano mag-bind ng data from your database tapos madi-display sa inyong data grid view. So papakita ko ulit sa inyo. Ito po yun. Ito po yung mga data natin sa database tapos madi-display sa ating data grid view. Then, kung naalala nyo rin po guys sa ating previous tutorial na ano po, model pop-up animation, ito po yun. So ito po gagamitin natin. Dito po tayo magagawa ng command pa, ng insert command, tapos ma-i-insert po yung data natin sa ating database. So let's start na po guys. Siyempre, balik po tayo dito sa model. Burahin ko lang po itong hello world. Tapos check natin yung database natin. So, niready ko na po siya. In-open ko na. Ayan. Kung napapansin nyo po guys, ito po yung database schema natin. May database. Ito po yung pangalan. Tapos meron po tayong isang table. Account table. Tapos meron po tayong apat na column. At unique. Yung isa doon is unique ID. Ito po yung ano, unique ID natin. Yung primary key. ID num. So, dahil ito lang po yung itong unique, hindi na po natin ito papakailaman. Hayaan niyo po yan kasi unique na po yan. Tapos itong tatlong column na ito, ID username, ID password, ID name, ito po yung dito po tayo mag-insert. Gagamitin natin yan. Dito po tayo mag-add ng mga data. So, tatlong column. So dahil username, name, and password po yun, nagawa tayo niyan. Siyempre, register. Lagay natin dito. Label. Yan. Tapos yan, pangalanan ko lang po guys, registration form. Ayan, hindi ko na po papagandahin yung design guys kasi function po yung focus po natin ngayon. Ayan, tapos syempre name, username, and password, tatlong text field lang po. Dito, siyempre, eto yung ano, pangalanan ko lang po, guys. Yan. Yan. Tapos, eto is name, username, tapos ito naman po is password. Password. So guys, mayroon na tayong ano, form para sa ating registration form. Ayan. So pangalanan din po natin yung mga control natin para sa ano, para yung naming natin hindi po tayo malito. So name TBX, kaya po mag-naming TBX po para ano, alias sa text box. Username TBX. Password TBX. Password TBX. So, yan. Siyempre, kulang pa rin po yan guys. Hindi pa rin po yan kompleto. Kailangan natin ng button. Para dun po, ayun po gagamitin natin. Button. Button. Tapos ito po yung dito tayo mag-register. So, register. BTN. Kasi stand for button. Tapos, ito naman. Register. Yan. Siyempre, mag-ano po tayo, maggagawa tayo ng on-click command. So, dito tayo. Double-click lang po natin to. Magkakaroon na po siya ng event. So, yung click. Pwede natin to i-click, double-click, or ito lang po i-click natin. So, click natin yung button. So, meron na po tayo. Siyempre, kailangan din po natin ilagay ulit dito yung ano natin, yung database natin. Using system.data. SQL client. So, yan. Kasi SQL client po yung ginamit natin. So, as usual po guys, para mapabilis yung coding natin, copy natin yung previous connection string natin dito. Ito po yung SQL connection natin. Copy lang natin to guys para mapabilis. Modal. Balik tayo dito. So, dito na siya lalagay. So, okay na. So, mag-perform na po tayo ng coding natin. So, gagamit po tayo ng
insert query. So, tignan natin. So, as usual guys, ganun pa rin. Kung naalala niyo po guys yung coding na rin dito, is inopen natin yung ating connection. Ganyan. Tapos, kinulos natin sa dulo pagkatapos ma-execute yung ano, data. So, balik tayo sa modal. Ito. Dot open. Tapos, siyempre, SQL, ano ulit tayo ulit? Dot close. Ayan, okay na. Hindi siya magkaka-error. So, ang next natin is SQL command. Tapos, siyempre, automatic yan dahil suggested yan, suggested name ni Visual Studio. And ginagamit ko, new command. So, kung na-click natin ulit ito guys, may lima siyang category. Gagamitin natin yung pangatlong category, string, tapos SQL connection para mapakonti yung code natin. String, tapos SQL connection. So, ito SQL connection natin. Okay na. Siyempre, mag-ano tayo? Perform tayo ng insert query. So, ano pa ba yung ano nun, syntax ng insert query? So, punta tayo sa W3 School para makita nyo kung saan kumukuha ng mga source code ko pag di ko alam yung code. Siyempre, alam ko na po yun, pero papakita ko po sa inyo yung ginagawa ko para may idea rin po kayo paano ako mag-codes. So, W3 School. Wow, walang internet. So, meron po akong W3 School offline version. So, yan. Offline version siya. Kahit wala po akong internet, pwede po ako mag-ano. Hanapin natin dito yung SQL. Ito po yung Learn SQL server side natin. Tapos, hanapin dito yung Insert Into. So, ito yung insert. Ito po yung syntax nila. Insert into table name, column ng ano natin, tapos yung value, kung ano yung may insert. So, try natin. Copyin natin to guys, para mapabilis. Ayan. Tapos, tanggalin natin to, kasi hindi na tayo mag-a-add. So, it means guys, pwede pa tayo mag-add ng additional column kung ilan. So, napansin natin dito guys, insert into table name. So, yung table name natin, so, yung sinabi ko po kanina, ito yung pangalan ng database schema natin, may database. Tapos, yung tables, ito yung sa loob. So, yung table natin is account table. Account table. So, okay na. Tapos, yung column, siyempre, ito yung column natin, tatlo. ID username. Pakita ko po ulit, guys. ID name. Dito natin siya ilagay sa panghuli. Tapos, dito is ID password. So, okay na. Ngayon, guys, itong value, siyempre, dapat tama yung coding na rin dyan. Dito natin ilagay yung mga text field natin. So, saan ba yung text field natin? Ito po yung mga text field. Name. Ito po yung naming natin. No? Name, TBX. Username TBX, password TBX. So, okay na. So, dito natin, username, yung una, username text. Okay. Sunod is ID password. ID password. Password text. Tapos, name. Name at text. Okay. Done. So, na-insert na ano natin yung ano, na complete na po natin yung query natin, insert query. So, ngayon i-execute na po natin siya. Paano siya ma-execute? Ganito lang siya. Copy natin to, guys. SQL command natin dot execute. Ito, hindi yan. Execute reader. Ayan. Okay na siya. Tapos, siyempre guys, para wala siyang error, talagang wala talaga siyang iba tong error, ganyan siya. Pero okay na to guys ha, pero tiyatanggal natin yung error, hindi siya magka-error system. Tiyatanggal natin. Lagi ako nag-perform ng try-catch para ano mawala yung error natin. Tapos, i-close natin yung connection dito sa pinakababa.
Okay, save natin. Try po natin, guys. Kung napapansin nyo, guys. Ayan. So, ito yung click me. Ito yung model natin. Pag-check natin, ito na po yan. Kung napapansin nyo, guys, number is, na, meron tayong 3 row. Tapos na naman yung ano, mag-insert tayo. Ano ba insert natin? Name. So, magagawa na ako name 3. Name 3. Username naman. Username 3. Password 3. So, click natin guys, register. Okay, napindot natin. So, refresh ulit natin yung application natin. Refresh. Tingnan natin kung gumana. Ayun guys, kung napansin nyo guys, number 4 na siya. Kasi unique ID nga ito guys, automatic nag-i-increment. Tapos dito man, name 3, username 3. Siyempre, pag-anday natin siya guys, kailangan mas maangas yung ano application. Dashboard. Tapos ito naman is registration form. So, mayroon tayong registration form. Okay. Tapos sa registration form natin, dito, mag-perform tayo ng message box. That show register successfully. Ayan. Tapos this dot hide. Okay na guys. So, try ulit natin. Ayan. Registration form. Open na rin. Lagi ulit na rin to. Name 4. User name 4. UI pass word 4. So, click. Register successfully. Okay. Tapos, refresh natin. Ganyan. So, guys, or gusto nyo, guys, ganito. Automatic siya magre-refresh. It's ganito siya. Paano ba? Magawa tayo dito ng refresh button. Refresh button. Ay, refresh na lang. Refresh table. Dito is refresh BTN. Okay na. So, click ulit na rin to guys. Refresh BTN. Tapos dito, lipat na siya sa function. Public or private. Pwede na rin private. Void. Refresh. Copy na rin to guys. Pwede rin lagyan natin ng try catch para wala siyang error kapag ano kapag naka-close po yung connection natin para wala siyang iba tong error sa system. Okay na. Yan. Pero gagawin niyo lang po to guys kung sure po kayo na hindi siya magkaka-error. Ayan yung try catch na yan, ganitong ano syntax. Tapos yan. Tapos, ito rin pala, i-call din natin siya sa dashboard load para first load i-show na agad yung data. So, try na rin. Ayan na. So, registration. Number lang tayo, 5. Name, 5. Username, 5. Password, 5. So, register successfully. Okay. Tapos refresh table. Ayan. So guys, thank you po sa panonood. I hope nagustuhan niyo po tong tutorial to. So guys, next tutorial natin is yung ano, search engine tapos delete. So maglalagay tayo dito ng ano, ng field paano ma-delete yung ano, tapos search. Both na po yun sa isang tutorial. So thank you po guys sa panonood. I hope nagustuhan niyo po to. Thank you po.